Yo, what's up sa inyo lahat mga katek? Welcome back to sa ating channel. May bagong video na naman tayo. Pero bago ang lahat ay gusto ko munang batiin yung mga kaibigan natin na nagpa-shoutout dun sa ating mga previous na video. So shoutout muna kay Bula ng Lagan, yung bahay namin to, malapit na dito sa shop, no? May channel to sa naisuportahan natin, shoutout sa Yulodi. At kay Swing TV Tech, no? Santik Vlogger, suportahan natin to, shoutout sa Master. At kay Bunix Tech, Santik Vlogger din, suportahan natin. Ronnie Pidale, shoutout. Ernie Tamarse from ETD Electronics Cebu City, shoutout sa iyo Master. At kay Sids TV Tech, isang vlogger dito, no, suportahan natin to. At kay Kerwin Ballesteros, Never Tech Atimunan Quezon, shoutout sa iyo Master. Ito din kay Oliver Gigante, no? So, Oliver Gigante, Oliver Electronics ng Masbate, shoutout sa iyo bro, pasensya na bro. Bulol tayo. And shoutout din sa mga kaibigan natin mga electronics technician na sa mga kaibigan natin mga tech vlogger. Shoutout na lang sa inyong lahat mga master rin sa bahay niyo po. Simulan natin to. Yan, welcome back sa ating channel mga paps, no? May gagawin tayo isang sharp. So, naka-under na siya. So, yung problema nito ay dim lang siya, no? Dim yung kanyang display. So, yan, okay naman yung kanyang backlight. So, nakala ko na DC-DC protect. Pero nag-check ako dyan ng mga supply, kompleto po siya. Tapos, magdaan ng mga ilang minuto ay ganito yung kanyang display. Ayan o. Ano ba yan? Makakaya pa kaya yan? Kulay yellow. Pero blank screen siya nung unang pag-under, no? At saka makalaunan eh, maging ganito siya, magiging kulay yellow yung kaniyang panel. So ito yung subukan natin at sanay kung hindi man wali tayo, pabawi na lang tayo sa susunod, no? So ito yung kaniyang problema. Ako eh, parang nahihiyan to ng pusa. Yan. Ito yung kanya naging problema, no? So, check ngayon natin to muna para makita nyo. Check natin yung kanyang supply sa may top board. Tapos, madiground muna tayo. Tingnan nyo. Siyempre, 12 volts muna. So, 12 volts natin ay meron siyang 12. Tapos, ito yung kanyang BGH loop. Kita ba? Yan, BGH loop. Yan, nakatutok tayo. Meron siyang 32 volts. Tapos, yung kanyang BGL. Yan, BGL. Yan. Meron siyang negative 6. Tapos, ito yung kanyang BLS na HEBDD sa ibang tawag sa may ibang panel, no? Ayan, nakatutok tayo. Meron siyang 15. So, meron din siyang yung BGS talaga, yung kanina ay slope yun. Itong BGS niya ay meron siyang 35. Tapos, ito yung kanyang 3.3 present. Tapos, ito yung kanyang 1.8. Ayan, no? Ito yung kanyang 1.8. So, kompleto yung supply ng ng top board natin. Pero bakit ganito yung kanyang display? Bali, itong panel natin ay non-GIP panel na wala siyang clocking. Papansin natin sa may gilid niya, yun nandyan na yung kanyang BGH, BGL. So wala siyang clock signal. Ito, pag non-GIP panel ay meron siyang side cop, no? So dito tayo, try natin yung kanyang side cop kung kompleto ba ng supply, kasi kompleto ng supply yung kanyang top board eh. So dito na tayo sa may side cop niya. Bubuksan natin tong kanyang front panel at titingnan natin yung kanyang side cop. Pero bago yan ay saksak, off muna natin. Tapos tingnan nyo tong ito, pag bago siyang saksak ay nagiging blank screen lang siya, no? Ayan, antayin natin mamag-ilaw yung backlight, umilaw yung backlight. Yun, no? Blanco yung kanyang screen. Tapos kalaunan eh, magkukulay yellow na yan. So medyo matagal pa siya bago magkulay yellow. So first niya ay blank screen muna. Ayan. So next natin gagawin ay buksan muna natin yung kanyang front panel. Ayan, ano? So natanggalan natin yung kanyang frame na cover sa kanyang panel. Tapos ito na siya. Bali, binaliktad natin yung kanyang yung kanyang panel para mayroon tayong access sa kanyang side cop. So ito na siya, oh. So mahirap kasi ito siya kapag naka-plaster siya, tapos gagano natin, oh.
kasi nabaliktad na ito, gagawin natin para makuskus o makita yung linya, mabubungi yung ating side cup. So binaliktad ko na lang siya, at syempre yung connection sa may LVDS nito ay binaliktad ko rin para maging swak sa kanya connection. So pagka normal naman, pagbalik natin nito ay babaliktarin natin ulit para maging swak din sa kanyang socket. So yun lang. So yung ginawa ko pala rito, yung nagbalipas na tayo, no? Ang hirap pala kunin or hanapin yung ano, yung data ng side cup na ito. So, kakaiba talaga yung close ko muna sana to eh. Isasara ko sana dahil kala ko na hindi ko na magawa kasi wala akong data ng savings nito. So yung number ay babasahin natin yung number ng ating ano, kung ba natin yung flash. Yan. So mag micro lens ay hindi pala pwede macro pag ano, no? Pag naka video. So sa photo lang pala. Open nga natin yung flash kasi naka ako against the light, hindi mabasa. Ayan na. Zoom in lang natin, no? Ayan. Yung number ng ating side cup ay RDJG200PEC1. So yun yung kanyang ano, number. So ni-search ko to sa search ko sa my Google. Tapos isang ano, isang puto lang talaga nagkaroon siya ng data. So yung binigay sa atin ay ano, apat lang na connection, yung BGL, BGH, ground at saka 3.3. Wala yung UE, wala yung CQB at saka STBR at saka STB. So dito, inuna ko muna yung kanyang BGH at saka BGL. So papakita ko dyan sa my screen yung nakita natin na pinout or data ng cup na ito. Dyan sa my screen, so ayan siya. Pakita ko sa inyo, no? Yun yung kanyang connection. So yung nakakonnection niya, yung mga bilog-bilog na yan, ay yan yung kanyang details or data sheet, BGL tapos BGH, ground at saka 3.3, nagbulo naman tayo. So yan yung sinundan ko. So unang ginawa ko ay yung kanyang ano, yung ginawa ko muna ay kinuskus ko yung linya na yan, oh. Sinundan ko lang yung puto na nakuha nating data. So ayan siya, tines ko, kinuskus ko yung insulation niya sa may yan, hindi makita, kaya tayo ng konting bantotok, no? Ayan, oh. Ito yung BGL. Tapos meron siyang pagitan na isang linya, tapos BGH naman. So kinuskus ko tong kanyang insulation. Zoom in natin ulit para makita, no? Ayan, para makita, no? Kinuskus ko yung kanyang insulation, konti lang naman, tapos dito sa may BGH natin. And, ano, sinek natin. So meron tong BGL. Andun yung BGL na negative 6 volts, so present. Yung wala ay yung kanyang BGH na 32 volts. So nagka-idea na tayo. So ito na, ginawa natin ay nag-jumper tayo. Ang hirap kasi wala tayong ano, yung microscope. Ayun, ayun, microscope. Hindi pa dumating eh. Nag-order naman tayo pero tagal. So hindi siya masyadong makita. Focus, zoom in ko na lang para sa inyo. Yan, yan yung kanya ang ating ano, hindi makita. Bypass. Sobrang liit. Basta nakakonekta yan sa may BGH na linya natin. At tapos kinonekta ko sa may dito sa may top board natin na BGH loop, you know. Hindi lang siya makita pero babaliktarin natin yan maya para makita yan. Yun so, pansin nyo. Nakakabit kasi yung LVDS natin eh. Ang hirap hatakin, no? Yan. Isilipin na lang natin. Kita nyo ba? Yung konting yun, ito pala. May gilid yung jumper natin sa may BGH slope. So, ito na yung naging resulta. Ang hirap talaga. Akala ko hindi ko na itong mapapagana eh. Sasaksak natin. Yan. Tingnan natin sa may tayo natin makapag-display. Yun. Ayun, oh. Pansin nyo mga katek, no? Napa-display natin. Pero yung nakita natin kanina pa na kulay itim, ayan, oh. Yan na talaga siya, hindi na rin kaya yan. Hindi ko na alam yung paano pa to ayusin
Kasi nabasa to ng tubig eh. Nabasa daw to ng tubig ayan, no? Siguro burn pixel na yan. Or anong tawag dyan. Kaya nang magbigay ng information ko anong tawag dito. Kasi medyo maitim na yung gilid niya. Ayan. Tapos dito sa may kabila pa. Maitim na. Pero at least na yung display na kulay yellow kanina. Hindi na pa-display pa natin. Magagamit pa naman to ng mayari. Kasi good naman yung kanyang ano. Yung linearity niya. Wala naman siyang problema sa kanyang linearity. Ito lang talaga. Pero kung hindi masilan si customer, ako nga hindi ako masilan eh. Pwede na yan. Lalo na pag may video kay, hindi naman masyadong nakasagabal yan. Kasi yung itim, may meron pa naman kunti nakikita, no? Yan, oh. So, napadisplay natin by nag-jumper tayo ng ano? Nag-jumper tayo ng BGH na linya dito sa may side na to, sa may cup natin. Papuntang tapboard. So, ito siya. Yung number ng ating coil ay nasa mga 33 ata yung number nito. So, galing to sa may CRT-TB na HDT transformer. Ito yung ginamit ko pang bypass kasi maganda siya. Sobrang nipis at magaan at hindi tayo mahirapan kung mag-arrange naman tayo sa may sa kanyang gilid, no? Kung i-arrange natin itong wire kasi napakalambot niya at kunti lang. Napakanipis at maliit. Ayun. So, ayun, no? Binaliktad ko to, no? Tapos i-arrange natin to. Ayun, no? Nakatihaya yung ating panel. Nakatihaya yan kasi nga mahirapan tayo pag kuskus nito pag nakatalikod to kasi kailangan pa natin iangat yung ano ito eh. Tapos mabubungi. May na-disgrasya kasi yung gawa ko nito, naka-disgrasya ko ng isa so hindi ko na ginagawa yun kasi mahirap na baka mapangalawahan tayo. No? So i-arrange ko muna to tapos sara, pakita ko yung connection niya dito kasi hindi nakita. Tapos testing na tayo at lagyan natin ng source. Ayan, so nabaliktad na natin yung ating panel, no? Ayan siya. Na-plaster na siya. So, ito yung connection yung ating wiring. Dinaan natin sa may gilid. Tapos, dinikit na lang natin gamit yung ating masking tape. Tapos, dito, lagyan natin ng masking tape. Papunta na siya sa may ito, BGH slope. So, ito yung gusto kong ipakita, no? Bago natin totally close talaga. At mapapinal testing na tayo para makita nyo no, kung saan tayo natin na ilagay. So, sa may BGH loop natin galing sa may side cup. Ayan, tapos bypass tayo ng magnetic wire papuntang BGH loop. So, kuklose muna natin to. Ayan na. So, ito na po yung finished product natin, no? So, yun, no? Ito yung kanyang problema. Pero, hindi naman ito masyadong bother. Pero, depende na yan sa may-ari, no? At least, napagana pa natin, magagamit pa naman to na mayari. Kung may video key dyan, hindi naman siya masyadong talagang di makita yung lyrics para makita pa naman yung lyrics niya kasi nga yun, no? Yung itim dito, meron pa naman siya makikita konti, no? So, hindi na talaga eh, kasi nabasa, yun, no? Pansin nyo. Ito yung ebidensya na nabasa yan kasi nagkaroon na siya ng mga molds, yan, no? Yan, no? Kapunta dito sa may kabila, ayan. So, ito na pasukan ng tubig. So, hindi pa natin kasalanan yan. So, may DVD na tayo at switch muna natin. Lipat tayo ng source sa may EB muna. EB. Input pala, input. Wala. So, balik. Lipat tayo sa may isa pang input. Input to siguro. Ayan. So, okay na. So, asan this? Ano? Open muna natin. Ito. Kasi naman eh. Kasi niya mag-play ng, ano? Last memory. Naka-last memory savings kasi yung DVD natin eh. So, sandali lang. Ganon pa rin siya. So, last memory pa rin. Stop muna. Bihira kang DVD ka. Huwag mo kong pinapahiya mo ako ha. Yan. Malakas. Kunin i, nako. Yung audio lang kukunin natin. At nawala yung video. Sandali lang, nasaan na yung video at makita. Yan. Yun, so okay na pong unit natin, no? Yan, no? Hindi naman siya masyadong, basta pala, paalam natin sa may-ari na wala, nabasa talaga yung kanyang unit, o, yun, no? Yan. Pwede pa yan, pwede pa yung papanooran.
So hanggang dito na lang yung video natin mga katek, no? Sana kahit punta ay may napulot yung idea. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe na rin para mag-update kayo sa mga bagong videos natin. So may God bless always. Peace out.